Carlos! Carlos, bilisan mo! Kailangan na tayong tumakas! Nangangalip na ang buhay natin dito sa El Hambra. Umalis na tayo, mag-abroad na tayo. Dali natin lahat, ang mga gold bars, dalhin mo, ha? Sige, pupunta tayo doon sa bunker. Hindi alam ng mga tao yon. Dadali natin ng lahat, lahat ng mga kayamanan natin. Wow! At eto na nga siya! Hindi ko alam kung si Donatello, si Evita, si Melvita. Ganito lang ang buho ko, pero si Tessie na ako. Si Tessie ka na, si Tessie. So happy to be here in your show. Si Tessie ng aking tahanan. Yes, o hindi ba? Tahanan mo talaga. Ang icon na si Tessie Tomas, hindi ako makapaniwala nandito sa Corina Interviews. Bakit naman hindi? Magkaibigan tayo, napakalakas mo sa akin. What an honor and a privilege. Yes, pero ngayon lang natin malalaman ang mga totoong hugot sa tunay na buhay ni Tessie dito lang sa Corina Interviews. Yes, sikreto. Promise. Mga sikreto. Promise. Abangan. Manood kayo. And Tessie is in the house! Tessie talaga kung Tessie! Oh, diba? Alam mo, parang live show ko to noong mga 1991 to 97. Ang tagal nun! Oo, parang na-recreate. Ang tagal nun pag sinabi mong Tessie. Alam mo, marami na po ako naging mga panauhin sa ating programa. Pero nung ipinaalam ko sa asawa ko, si Mar, na i-intervene ko si Tessie Tomas, sabi niya, pwede bang sabihin mo sa kanya na I'm such a fan because I find her really funny and she's really smart. Ay, hindi ba ang ganda? Nakaka-pressure, but thank you so much. Pero alamin muna natin ngayon kung saan talaga siya sumirit. Talagang parang saan, pigsa. Pigsa, ano? Saan ba talaga galing? Saan ako galing? Oo. Yeah, saan ka ipinanganak? Sakat Balogan Samar. At ang magulang ko ay si Attorney Fernando Hermosa at Laura Lafortesa Hermosa na isang dramatistang artista. Kaya yes. Ma-arte din ako. Yes! And kilalang kilala talaga yung iyong ina, Laura Hermosa. Saan siya mas kilala? TV? Radio? Sa radio. Radio. Kasi lagi ko pinagmamalaki yan dahil minsan nagtatampo yung mga taga-radio. Sabi niya, baka si Tessie Tomas pag ini-interview, champuy ka agad. Eh, 10 taon lang yan, nasa radio na yan eh. Ano ka? Imbes na boses babae, boses lalaki ako. Kasi nga, ito, tinan mo, pareho tayo, medyo malalaki yung boses. Mababa, oo. Very masculine ang boses natin. Astig. Eh, yung maliit pa lang pala ako, medyo astig na yung boses ko. Di ako nakuha ang babae. Sabi ni Tina Loy, Miss Tina Loy, tsaka yung asawa niya, si Ruben De Leon, hindi pwede anak mo, Laura, na babae sa boses lalaki eh. So, lalaking role. Mama, bakit ganun? Ganun ba? Paano gagawin? Ayoko, bukas na gusto ko maging babae dyan eh. Hindi nga pwede. Sabi niya, sige na, tuturuan kita. O sige, ito, review mo yung line ni Dennis. Dennis ako? Oo, yan ang bid ng bata dun sa diwa ng pag-asa, dyan kasi sikat. Sige, baba mo ang boses mo, iuso mo, itulis mo pa. Sige, dali na! Very bully ang mama ko, ha? Tsaka disiplinaryan. Totoo? Oo. So, kaya ano, sabi niya, kaya ako gumaling eh, kasi magaling siya. Mami, sorry, kasi nakibagsuntuhan ako eh. Ha? Sabi ng mami, naturoan din akong boses babae. Ha? Bakit anak? Ano ba nangyari sa'yo? Wala naman akong ginagawa sa classmate ko. Si Chris eh, bigla na lang sinuntok ako. Eh, tapos inago pa yung aking baon. Kailangan yung iyak ko panlalaki din. gumaling ako ng galing! Gumaling. Oy, palakpakan naman tayo! Wow! Nag-uumpisa pa lang ang show, nagpe-perform na. Nagpe-perform na talaga. Okay. So, ang aga mong nagsimula? 10 years old. 10 years old, oo. Working? What? Yeah. Part-time work, yun nga. Magsasakay ako ng jeep, meron ba akong jeep dito, sasakay ako ng jeep. Galing sa Espiritu Santo Parochial School in Tayuman Street.
And then in my uniform, I go and in my Bobby socks. Uy, nagiging British. Bobby socks, punta na ako sa aduana. Oh. At nandun ang radio station ng Manila Broadcasting ang simula ko. Wala kang ibang kapatid, ikaw lang? Meron, anim Meron. Kami. Anim? I'm the only girl. Pero, so ikaw lang ba ang nag-showbiz sa inyong lahat? Oo, ang nangyari, siguro parang masyado ko ina-idolize ang mom ko. And since I'm the only girl, gustong-gusto din niyang maging artista. Alter ego niya ako. Really? Mahihain yung mga ibang kapatid ko. And then, two of them became very good singers. But not... Wow. Kaya nga, pag sa mga family get-together, sa mga karaoke, di ba? Really? Gagaling nila lahat. O, nakakanta rin naman ako, tsaka I can carry a tune. Pero sabi ko, okay lang, kasi ako naman ang pinakamagaling sa comedy. Okay? Oh. Meron ba sa inyo dyan? Hindi, wala. Take look kami. Pero, kasama ka rin ba doon sa Filipino family syndrome na sa magkakapatid, isa lang talaga yung super siniswerte at sa'yo nakasandal lahat? Parang ganun nga siguro. Medyo. At saka alam mo kasi... Bakit pare-pareho ang mga kapalaran? Kasi pag babae ka, I think, with all due respect to siblings, parang they work on your emotions. Kasi babae kayo, malambot ang puso. Pusong mamon. Iyakan mo lang si Ate Tacy, o, di ba, matutulungan ka, makakautang ka, whatever. Ayun pala yun. Yeah, I think so. So, nung ikaw ay nagtatrabaho ng 10 years old, malinaw na ba sa isip mo nung mga panahon na yon na dahil yan sa tumutulong ka sa pamilya? 50 pesos sweldo iniipon para makatulong sa mga din, kapatid. Oo din. Sinasabi din ni mama na, di pinagmamalaki ko din naman yun. Tapos sasabihin ni mama na, yung bank account mo ha, o hindi mo pwede itong galawin kasi tinatago natin to para sa pag-aaral ng iba mong kapatid. O diba? Ah, may ganon. May ganon na kaaga. Hindi lang yon. Kasi lagi siyang, sinasabi ko nga, breadwinner ang mom ko. Because my father was a student for many years studying law. They married so early eh, so hindi sila nakatapos. 2021 mga ma, 'di ba ganoon naman, may anak-anak na sila. So, syempre nag-struggle ang father ko. So, it's my mom kumakayod. Eh, andito si Tacy na 10 years old, pwede nang kumayod, kayod din ako. Pero never did I stop my schooling. 'Yun naman ang value ng nanay ko na hindi mo pwedeng ihinto ang pag-aaral mo. So, talent is that na pag-aaralan o namamana? Kumbaga, it's either you have it or you don't. What? Talent, basically, nandun. Dapat nandun. Pinagyayabong mo lang at ini-improve. Yun. Hindi mo pwedeng pilitin kasi kakapusin ka sa gitna. Something like that. From when to when? I mean, yung kamalayan mo na yon na, okay, nagtatrabaho ako, bakit di ko mabili lahat ng gusto kong bilhin kasi para sa pamilya? Oo, hindi. Meron naman akong, ewan ko kung alam niyo yun, eskolta. Noong mga panahon na yun, eskolta. Hindi ba? Kasi yung edad ko naman eh. Alam mo naman. Alam ko na eskolta is the place. Ayan. Before. At binibili ako, ang mama ko binibili ako sa Bergs. B-E-R-G apostrophe S. Kung ilan ang gusto kong damit, di ba? Tatlo lang. Yung isa may ribbon, yung isa wala. So meaning, really your mother took care of you. I mean, hindsight. Yes, I want to say also naman na baka naman magalit ang tatay ko. Si Ferning, si Papa naman, ay napakagwapo. At ang tingin ko, doon ko naman nakuha yung konting pagkamistisa ko. My father, maaga namatay, 56. Bakit? Cancer. Napabayaan ang sarili. Of the bones. Ang sabi niya, alam mo, nagsisimula ka ng pumunta sa Europe, huwag mong kalilimutan, we are from Spain. Hindi ako nakakapagsalita, pa ikaw nakakapagsalita. Magsalita ka ng Espanyol, pumunta ka doon, magpakilala ka. May mga kamag-anak pa tayo na may mga lupain doon. Medyo alam-alamin mo sapagkat hindi naman mahirap ang Hermosa sa Spain, sa Santander. And I really went there. Oh, wow. And I met some Hermosas. But you enjoyed. Nagustuhan mo talaga yung buhay ng performance. Oo naman, eto pa. Ang unang introduction ko sa live theater ay sa likod ng Clover Theater. Alam mo, kanong daladala ko? Mga bra at panty na ititinda pa namin ng nanay ko after ng recording. So pag natapos kami ng recording ng 8 p.m., pupunta pa kami dyan once, twice a month lang yun pag panahon ng sweldo.
Okay. Sapagkat nandun yung mga dancers, pati si Leroy Salvador ay bumibili sa Brad Panty para sa kanyang kusino man, oh, ang kanyang mahal sa buhay. Malaki ang angkan nun. Ayun. Oh, oh. Di talaga yun, very vivid because my mom is so entrepreneurial na kasi hindi enough yung kinikita sa radio. Hindi, ano ah, 5 pesos per script noon. Right. Oo, per day. Mm. Hindi mahal. So, kulang talaga. So, tapos noon, kung hindi yun, may pahuligan siyang chinelas, palda, kung ano yung makita niya. Sobra. Kaya nung ako, natuto, sa school, sa UP na ha, nagtitinda ako ng hopya. At saka, nagtinda kami nung kaibigan ko si Ermie Ozaita, nakadiscover kami sa Divisoria, nagtitinda kami ng mga magagandang ano ba yon? Dangling earrings, double the price na kagad pagdating sa UP. Nakuha ko. Okay, so nakuha mo ang pagkaraketera mo mula sa nanay mo. Meron pang isa, yung kamatis, di ba? O, yung kamatis! Kasi bakit naman, pati kamatis nagbebenta ka dati? Oo, kasi naman ang lola ko. Siya nagsabi, meron siyang little farm sa Malasiki, Pangasinan. At nag-harvest doon ng gulay at saka higit sa lahat. Naging famous, malalaking kamatis ha, malalaking kamatis. Pupunta niya, sige, anuhin mo na yan, pakintabin mo, tapos lagay natin sa bilao. Eh kaso, nandun lang kami sa sidewalk, so yung police dadating. So sabi niya, oh tita, alerto ka ha. Sabi niya ganun, pagka nagkakahulihan, alam mo naman, matanda na ako, pangkuin mo kagad yung, ano, yung bilao, pagkatapos tumakbo ka, huwag mong ihuhulog ang mga kamatis, hindi na mabibili yan. Oo nga, no, Lola. So, matakot-takot ka kasi baka mahulog nga. Doon ako natuto yung survival of the fittest, di ba? Oo, di ba? Training for life. Ano pa yan, ha? Mga 8 years old lang ako niyan. Hindi pa 10, no. So, balik, kumbaga, yung kabataan mo at napasaba ka talaga sa pagtatrabaho, pagkita, yung disiplina ng trabahong at karanasan na yon for life. Parang life lessons na yan. Life naman. Training. Right? Yes. Right. I think even if I may quote her because she's also my idol and my psychologist friend, even Dr. Hani Karandang says that, you know, talagang everything na what we are now nakatanim sa childhood. Di ba? Pati mga problema. So. Pati mga trauma nandun. Wow. Pati labeling na tinatawag. Ano ka ba? Matapang ka ba o hindi? O, duwag ka ba or what? Pero, no. Kasi, after that, because my mom was my first tutor, tinuro na niya ako yung tricks of the trade para gumaling ako. Kasi lumalaki na ako, di ba? 10, 12. Hanggang mga 20 ako nagra-radio eh. I owe my radio training for the gift of different languages. I can mimic and also voices. Yan. So, pero high school ka pa lang daw, kaya mo nang gayahin ang mga teacher mo. Oo naman, oo. Class, bukas naman dito sa ating panitikang Pilipino, ang aalamin naman ninyo ay nantungkol sa, tama na sila ng tawa sa akin kasi kuha-kuha ko talaga. Yung life lesson mo, as you said, ito importante to para sa mga magulang tulad ko. Mga 4 years old pa lang yung aking mga anak, right? So parang kung ano ang ipasok mo sa utak nila, dala-dala na nila yon hanggang kanilang katandaan. Yes. In your case, ano yung mga pumasok sa utak mo? Bata ka pa lang. Oo, yung una-una, the dignity of labor. Talagang kumita ka, kailangan kang kumita. Okay lang yan. Huwag kang mapili sa trabaho. At saka kung anong ibigay sa'yo, galingan mo para umariba ka. Pero eto na, yan ang naging kabataan at paghuhulma ng Tessie na nakilala nating Tessie Tomas sa kabuuan ng kanyang karera. Yes, oo. Yan pala ang pinanggalingan. O eto na. Eto na ang mandirigma na Tessie na pumasok na sa tunay na mundo. So ganun pala yun. Nanggagaling ang lahat mula sa pagkabata o hindi ba bigla tayo nagkaroon ng aha moment? Oo. At para kay Tessie Tomas, ganun din ang naging kwento. Nagsimula ang paghubog at yung mga ibinubulong sa tenga, hindi ba, ng magulang na ito, ganito ka. At yun na ang nangyayari. Oo. So, masasabi nating malaki ang kredito sa iyong ina. Oo naman. Di ba? Oo. Yes. Oo. In the same way, of course, moving forward, pinass on ko din naman yun sa anak ko. Yes. Kaya sinasabi, kaya naging successful si Robin dahil nandyan ka. Oo, di ba? Kailangan pasa-pasa. Pasa-pasa. Pero mula sa pagiging radio talent, paano ka naman napunta sa advertising world? Uh-oh. Kilala talaga si Tessie Tomas as an advertising executive, ah? Oo. Hindi ba? Before your start, ano ba yung mga pinaka-highlight ng advertising career mo?
basta sequentially, I graduated from UP, Institute of Mass Communication, Pantawag, Broadcasting. Pagkatapos, apply na sa advertising world. Ako, ang galing ko sa audiovisual production. Even in school, kasi syempre naman, exposed na ako, 10 years old. So, okay. So, I really thought mag-audiovisual producer ako. Ako yung magpuproduce ng mga radio commercials, TV commercials. Ako yung behind the scene, mag-e-edit, ganyan, ganyan. Pag-apply kong ganun, Minyong Ordonez, no less, is was an icon. And sabi niya, pinakita ko yung work ko. Our opening is for a copywriter. Sir, I would like to, I know I could be developed, but I would like to apply as an audiovisual producer. Ano? Hindi kami tumatanggap ng babae. May chakil pa. Ha? Hindi kami tumatanggap ng babae? Uing, 21 years old ka lang. Bakit naman po hindi? Mabigat yung mga equipment. Kaya ko po yun, bata ko pa eh. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng gabi. Pwede po ako. Eh, hahatid ka pa pag-uwi mo. Hindi, oh, kaya ko naman mag-isa eh. So, na-agitate na rin ako. No? Sorry, in short, hindi kami tumatanggap ng babae, period. Ah, yun ang sabihin nyo, sir. Anong opening? Ano pong opening, copywriter? O, sige, tingnan natin. Pero noong mga panahon na yun, 21 years old, malinaw na sa isip mo na discrimination yun. Yes, indeed. Pero siyempre, ano ka, di ba? Pinalaki ka nga ni Laura Hermosa kung nasaan ang trabaho, sagpangin mo. Correct. Yan na yung opening, one foot in ka na. Yes. So I just told myself, eto to, ganyan ako up to now. And that's, if I may say so, the secret of my success is, pag merong opportunity, even if I only know 30-40% of it, papasok ko yan. Dahil yung 60%, maaaral ko na eh. Correct. What you need, yan ang ipasa natin sa ating mga anak, is confidence. Medyo uminit yung pangalan ko, hotshot copywriter ko, no? Siyempre, pag mainit na yung pangalan mo, si Tessie Tomas lang nandun. Oh, ang ganda ng product niyan. Kasi, tsaka inahabol ka rin ng mga kliyente na, ay, oo, talaga. Tsaka, she can really lead a team. Pero meron din konting intriga na, alam mo na, medyo sa tingin ko naiinggit. Sabihin ka, oo, magaling naman din si Tessie, pero limited lang yan. Mas maganda lang siya, kaya siya nakaka-present ng... Excuse me, ha? Diba? Oo. Ha? At tsaka, chinacharm niya ang mga clients. Doon ako, sabi ko, eh ano, naiinggit lang kayo kasi mas maganda ako sa inyo. Oo, ganun na lang. Bakit ko, why will I be affected by that? Diba? Right. Pero so, malaki talagang bahagi ng buhay mo yan. Advertising. Ikaw pa si Singer Rita? Yes, sa akin yun. I remember from our last interview. Ayun, oo. Ano ang mga highlights mo as a creative person in advertising na tumatak sa kulturang Pilipino? Yung Singer Rita was a character that I developed animation ng si Singer Rita, ang mascot nung panahon na yan. Binagalaw-galaw namin siya doon sa sewing machine para magmukhang interesante. Because that's the job, no? Singer Rita, I can do different stitches, And, pangalawa, nagustuhan ako, minove up ako, binigay sa akin yung biggest omnibus campaign ng sa buhay singer, kami lumaki. Si mommy, si daddy, si kuya, si ate, lahat kami sa singer, willing. Parang magandang. Kasi they have all different appliances. Oh. Di ko na maalala yung iba. Sa akin yung alay lakad is the word. No? Magaling ako sa ganyang mga ano. Katuwaan books for the scat tissue books. And then, yon medyo parang may umaagaw na iba. Pero sa akin yan, Vicks Vapora, bawat haplos. Ay haplos ng pagmamahal. Hanggang ngayon, yan pa rin yata. Oo. Basta ang tatak ni Hermosa ako noon, no? Ni Tessie Hermosa noon, pati si Greek Ortalesa ng Sachi. Gusto ko si Tessie. Bakit? Ang galing sa masa products. Hindi Inglesera lang, ganun. Kasi pagka na, Tide writer ako eh, writer ako ng Tide at saka yung, naku, hindi na nga nyo kilala, Laba Liquid Detergent, kung ano mga products ng Procter. Ko lahat yan. Procter and Gamble, oo. Gustong-gusto, if I may say so, gustong-gusto ako ng Procter and Gamble. Kasi alam mo, sa Procter and Gamble, may word count. Ang 30-second commercial, kailangan 60 words. Ang product, kailangan nakikita sa first 3 frames. Ganyan. Wow. Ang Prada, kailangan naka-mention 5 times. Talaga so, ba? I had that discipline. So, because of that hard work in advertising, parang kinaya ko lalo yung showbiz at saka mas relax ako doon. Ang dami kong nagawang campaigns, tapos pinapirate ako. Finally, pinapirate ako ng Makan na nakita nga ako sa Ad Congress. Tapos, napaka-straight shooter ko. Sabi ko gano'n, okay, I'm very happy you want. Sabi ko, what is the position?
Sabi ko, because I'm already a creative director at Minds Marketing. Oh, it's an associate creative directorship. Oh, so it's a demotion? Astig ako magsalita eh, no? So parang Amerikano na yung kausap mo, pero gano'n ka pa magsalita. Not really, but we, sabi kong gano'n, we will give you foreign training. If you pass the 3 months in London, parang nakakita naman ako ng mga estrella. At saka parang lumamig yung pakiramdam ko kasi nasa London na ako. At saka naka-fur coat ako, di ba? Sumasakay ako ng tube. Oh, di ba? Oh, I see. Okay, so 3 months in McCann, London. And then you will be part of the Euro team. And if Barry Day says you have excellent performance, hindi man excellent, outstanding performance, you will be the first Filipino creative director. That is the package that we will give you. Siyempre, sabi ko, okay, let me think about it. Pero after 3 days, oo na kagad ako. Naghintay ka lang talaga. Gusto mo nang umuon ngayon doon pero, din. Pero di ba, 27, 28 ka pa lang nun, makakuha ng ganong offer. Oo naman. Pero siyempre, yung, eto naman yung gusto na din ng mga fans kung marinig, nag-suffer naman ang first marriage ko doon. Sapagkat, di ba, si Mr. Tomas ay tila nai-intimidate at nagsiselos sapagkat mas angat ang asawa sa kanya, di ba? Kaya nga, parang nakikita ko na ang crack ay medyo andyan na, nag-a-appear, nakakalamat. Kasi mas ginagabi ako sa trabaho. But at least, still, ikaw talaga naging first Filipina creative director. Oo naman. I think I deserve it. And then, yun yung sinasabi ko din. Wow. Kasi there was this English art director in the Euro team of which I became a part of. And he was not giving me a chance to talk. So dun sa mismong presentation, nagsalita ako without telling him. Eh kasi hindi niya ako binibigyan ng chance. Eh nagustuhan yung idea ko. O di tinignan ko siya from head to foot. Kasi ako nanalo eh. Diba? Wow. So that's what you have to tell. Yan ang sinasabi ko din kay Robin. Sabi ko, Robin, when you are in front of a presentation, open your mouth. Huwag kang matatakot. Huwag mong sasabihin, hindi yata maganda yung idea ko. Naku, baka madown ako dito. Hindi. Sabihin mo lang, for all you know, you have the best idea in the table. Oh, so halos na abot mo na yung rurok sa advertising. Gustong-gusto ko yung word na yan. Rurok ng tagumpay! Rurok ng tagumpay isang planeta. Ayan. Pero ikaw ay lumipad from one planet to another. Anong nauna, TV o movie writer? Separada. TV muna. Doon ka nakilala! Saan okay. Amanda Finida. Amanda Finida. Yes. Okay, kasi ako po'y naging weather girl when I was my first kid. And I worked under, I learned with Amado Pineda. Talaga. So talagang big star ka sa akin noon. Nung lumabas ka sa Champoy, natawa iconic, ka. Super, talagang glued to the set. Amanda Finida, paano ka napunta from advertising to TV? From advertising to TV, talagang Noel Trinidad, I love you. You know, you are my discoverer and you've always believed in my talent. That's why you offered me as the only lady mainstay of Champoy. I was so pleased. Nanood na ngayon ako ng TV. It really caught my attention, si Amado Pineda. Kasi ano, hindi ko maintindihan. Are the river for the way? There will be no more thunderclaps and lightning. Great balls of fire across the great blue sky. I loved it with a strength of a hurricane. The velocity of a torpedo. I became Amanda Finida, F-I-N-I-D-A. And here is the latest weather report from Fagasa. Panoramic Phantasmagoric Accumulation of Global Atmospheric Allegiance for South Asia, America, Africa, Antarctica, Australia, etc. Fagasa. Ang araw ay sisikat ng eksakto alas 5:45 ng umaga. Pero wag ko kayong mag-alala, lulubog din yan pagdating ng hapon. But before I go, here's the temperature in the different parts of the Philippine Archipelago. Manila, 21 Celsius. Makati, 22 Celsius. Marikina, we Celsius. And before I go, here's the heartfelt message from Pag-a-sa-a. When you walk through the storm, keep your head up high. And do not be afraid of the dark. At the end of the storm is a brand new day. And the weather once again will be fair and square. Yours truly, Amanda Pineda. I love you all. This is yours truly, Amanda Finida.
Yay! Yay! Oh, my maiden performance, the very, very first with Refort in Champoy. Oh, hindi ba? Champoy really made you. Oo really? Naman. Kasi iba-ibang kasi characters. It really made all of you. Sube Serrero, Noel Trinidad. Sino ba nasa Champoy? Mitch Valdez. Gary Lissing. Pero sa totoo lang, gulat na naman ako. Tacy, naaalala ka talaga ng, ano, ha, ng marami. At least sa generation ko. Doon sa role mo sa abangan ng susunod na kabanata. Oo, si Barbara Tengo. Yeah. At ang buhok ko, June Encarnacion, I miss you. We miss June. Kasing laki ng chandelier ang mga buhok ko doon, yes. Pero kinaya ko. Dinumog na naman tayo ng mga polis dahil nagwala na naman yung anak mo. Ha? You're just grossly exaggerating. Ano ka ba naman para naglalaro lang ang bata? He just got carried away. Alam mo ba yon? 40 minutes ang pagkabit ng mga wigs. Locker ang nilalagay niya. Totoo. Bakit locker? Ang hirap tanggalin. Hindi, kasi nanonood ng maraming mga hairdressers. Kailangan talagang in place lahat. Ako, kasi hirap tanggalin. It takes me 1 hour to remove it. Pero hindi ka nangimi noong mga panahon na iyon na talagang, well, obviously, yung character mo is based on Madam Imelda Marcos. Ah, yung Meldita naman. Sumunod yun eh, no? Yes. From Abangan, naging Meldita. Yes. Let's remember na it was after the revolution. Okay, I've always wanted to do it, but then we were not free to do it. And then suddenly, the dam broke because libre na. Okay, so I did it. Pero I must say, I'm very proud. Oh, and of course, I have to credit Enrico Santos for being a co-writer. And also, Bill Ibanez, no? Kaming tatlo. But I was the head writer. Kasi pag nag-iisip ako buo eh. Kasi nga nag-advertising days ako. So I'm very conceptual. So, kahit anong show ko, alam ko na ang beginning, middle, and end. Alam ko na kung anong mga characters. When you do Meldita, it should not just be Imelda. It should be all the women around her. So, I did Doña Pepay. I did young Meldita. Middle-aged Meldita. I did Aini. I called her. This is my favorite. One of the favorites. Diding, the maid that was in charge of cleaning the jewelry. Jewelry. At saka, pinaka-ano din, napaka-patok. And of course, Leo Martinez played Andy McCoy. Correct. So how did you feel? Hindi ka naman natakot at that time? Parang riding high ka rin. No? Kasi ang feeling ko, yun nga, we are free. And then, ang feeling ko, lahat is based on facts. Wala namang personal na atake na inimbento ko. And cheers! Meron na tayong bagong TV show! Tacy ng tahanan. Sabi nila, bakit ba kailangan niya magpanggap kung sino man siya? Siya na lang siya. Tacy talaga. Tacy Tomas kung Tacy Tomas. Tacy ng tahanan was born. Narito ang ilan sa mga kabataang lalaking susubok ng career sa showbiz. Di ba pag inisip mo, mouthful, ano? Pero nag-click yung name. Kasi mahaba eh, no? Tacy ng tahanan. Bakit nga ba naging Tacy? Hindi ko na din. Tacy, oo. Kasi Tacy, nga yung mga maids. So naging term of endearment ko na lang. Kasi, Ma'am TC, may nakatelepono dito, gadjugad-zugad. Kaya matigas ang mga dela nila, kay waray-waray ba? So TC, yon TC. Ano yung ginawa ko na lang, Tacy. Tacy. Pinalambot ko. Ako yung nag-invento. Kasi nga wordsmithing ako as a writer. Diba? Right. So pinagkakitaan. Okay. And of course, the rest is history. As you say, you know, kabang-kabaka, hindi mo alam ang ginagawa mo, pero binigay sa'yo, sagpangin mo. Diba? Nandyan eh. Ba, mahirap talaga yung mga maiden episodes, no? Ang looking back, I don't know how you feel about that. Sometimes we don't realize how tough we are on ourselves. Ganun pala ako. Hindi ko alam. Kasi nga gusto ko lang talagang maging perfect that day. At pag hindi maganda yung episode, kulang ang guest ko, hindi nakakasagot ng tama, umiiyak ako after. Sabi ko ngayon, kung magte-tasty ako, I will enjoy it better. Kasi pwede na akong tumawa. You don't have to take life seriously. Ay, nagkamali ako. Ay, pangit yung episode. Bari, bukas naman. No sweat. Meron diyang mga anecdotes na hindi ko po kayo masyado marinig. Pakilapit lang po ang mikropono. Ano po ulit yung sinasabi niyo? Ang sabi ko po, kasi ho, nung bumaha, hindi pa ako isa po. Bang! Nadumugo yung ipin nung diba? Yes. Parang nagsunod-sunod talaga siya. Yes. So, Champoy, and then karuntesyo ng tahanan. Abangan susunod na kabanata. Then moving on, Meldita. The movie Meldita. Meron Meldita, pa. Una mo ng Meldita, and then A Dangerous Life. A Dangerous Life. Uh-huh.
So sa akin, pag ganun na ang swerte mo, fated na yon. Sa akin talaga yung Imelda. Para sa akin talaga to. Oo, para sa akin talaga yung talaga. Imelda. No? Ang ganda ha, kasi ganito yan. Di okay ang Meldita, nag-tour sandali, New York, San Francisco, LA, no, ganyan. Ang daming tao, love na love nila, ganyan. Nagkakagulo, kulang pa kasi sell out lahat. Sold out lahat ng shows. Pagkatapos, nakatanggap ako ng phone call from Boy De Guia. Gusto kong makausap ng director ng A Dangerous Life. Sino? Ha? Akala ko nakas na yung isang actress. Hindi totoo yun. False news yun. Fake news. Ganun ba? Teka muna, papasa ba ako dyan? Comedian? Huwag ka nang mag-ano, gusto kang makita. Yung pala, they don't care even if you're a comedian. Dahil hindi mo naman a-approach yun na comedian yung ano eh. So, ako nakapasa sa audition. Oh, ako wow. Nakuha. Okay. So, fated, di ba? Pero talagang Emmy-nominated. Yes. A Dangerous Life. Yes, yes. Uh-oh. Ako mismo. Uh-oh. Yes. Uh-oh. And I went to the, sinundo ako ng limousine. I was given 2 first-class tickets. I brought my trusted PA at that time, si Ambi Burak. Ngayon lang kami nakasakay. Pagbabang ganun, merong Tiffany na small gift nila sa akin. Yung talagang halos 360 na. But not quite because marami pang mga hugot. There's no perfect life. Yeah. It could be a dangerous life but not a perfect one. So, galing naman nun. Ha? Galing na sinabi mo yan. Memorizing ko yan. Yes. Okay. Ang sabi nila, ang isang komedyante sa tunay na buhay ay malungkot. At ilang beses na rin natin napatunayan yan sa ilan nating mga naging panayam sa mga komedyante. Totoo rin ba yan para sa isang Tessie Tomas na buhay? Nasa gitna siguro ako, pero more ako on the serious side. So yun, and I love to be alone. Alam ng asawa ko yan, Roger Pulin ang sinasabi ko. Ha? Yung I travel alone, pinapayagan niya ako. I've traveled to Phuket, to Vietnam, Asia, and also nung 60th ko, magkasama kami. Tapos sabi ko gusto ko mapag-isa. O sige, sabi niya punta ka sa Prague at saka sa Paris. And I went and I enjoyed it. And ayun. You know, I'm sure you feel that way. Pag workaholic ka, mas lalong assertive ka sa me time mo. Dahil alam mo, hating-hati yung oras mo sa iba't ibang tao. Right. It's not only me time, I advocate self-love. Nabanggit mo si Roger. Mm-mm. Love of your life? Your oo soulmate? Naman. Yes, yes. And I believe in second chances, di ba? Kasi he calls us, naiyak ako kasi magti 3 months na kaming magkahiwalay dahil nandito nga ako sa Pinas. We are both recycled people. We are on our 30th year of marriage. I will have to speak a little British because I've been in the British Isles for 5 years. And if you really want to speak British, kailangan medyo lumalabas sa ilong mo ang sinasabi, nasal. Ganon. And then it's called a stiff upper lip. And also, he's turning 80 na in February. So parang doon yung aking barometer on what I will do with my career because I have to take care of him also. And we have a Victorian flat right in front of the Irish Sea. So, it's quite a beautiful flat. And it's only the two of us. Yun nga, kasi nga, yung compassion mo for other people, nandun yun, no? You put yourself in their shoes. Kung ano ba ang feeling nung napapagalitan lagi ng ganyan. At saka, sabi nga din ni Peke, alam mo, mas gumaling ka sa ano mo ngayon, sa comedy mo, kasi you laugh at yourself. Kaya pagka nasa gitna ako ng comedy nun, tapos natatawa ako, tumawa ako sa side na ganyan, that's good. Kasi pinapabayaan mo lang, self. What about your mother? Your mother was a big influence in your life. Yes. Kailan lang siya na pumanaw? Oo, ano? Nung 22, 23 ngayon, 21 naman. Ano yung effect sa'yo? Effects? Parang nabutas yung puso mo. Di ba? When you lose your mom. Lalo nung nahihirapan ako nung una, kasi malayo ako eh, di ba? Malayo ako sa mga kapatid ko. Hindi ko man lang mabisita palagi ang libingan niya. And all. So when I feel like it, talagang cry a river. Cry a river ako dun sa beach, sa baba. Totoo. So meron akong magandang line na parang, grief is like a river of sadness within you. So when you cry out, the river subsides. Oh, I see. Di ba? Nakapagbilin siya sa'yo. Ano, hindi
siya nakakasalita na nung huli eh. Oh. Hindi na. Pero more, ito yung parang tinatawa ko na lang. Kasi he's also a funny person. So I try na lang to remember yung funny. Pero nakakaiyak pa rin. Parang, ano ba yung sabi niya? Nung paalis ako, Ma, pupunta na ako sa UK ha? Sabi niya, ha? Kasi nakatira siya sa ibang apartment. Kailan? Sabi ko, 3 days from now. Gano'ng kakatagal? Pero mga 3 months na ako doon kasi lumalagari na ako. Mga 2 weeks lang. Tagal nun, iwanan mo ako ng pera. Gusto niya lagi na iwanan siya ng pera. Saka pupunta, hindi ka na nga nakakalakad. Eh hindi, magsha-shopping ako. Magsha-shopping ka, naka-wheelchair ka na. Oh, anyway. Halika nga, tandaan mo. Bumalik ka kagad, ha? Asawa mo lang siya. Nanay mo ako. Ma, bad girl ka. Sinabi niya asawa talaga. Mo lang siya, nanay mo ako. Magandang title ng pelikula. Well, i-produce mo, akong gaganap. Oo nga. Sinabi niya talaga. Oo nga. Alam mo, because she was senile and lighthearted, sabi ko nila, bad girl ka, don't say that. Alam mo, bigla siya, joke lang. Gumanon. Parang totoo. Parang siya little girl na nung huli. Hindi na siya din masyado. Nagsisisi ka ba na isa lang ang anak mo? Hindi naman dapat pagsisihan yon, pero pwede sana kahit dalawa at babae yung isa. No? Hindi kasi boy, girl, ganyan. Nahirapan din si Robin eh. Mahirap din daw talaga ang isa. Kasi na-spoil mo, ganyan. Tapos sabi niya naman, alam mo mami, kung minsan di ko lang malaman kasi masyado sayang chami-chami. Minsan, hindi ko alam kung ititreat kitang parent o kaibigan kasi masyado tayong close. Oo nga, ano. Di ba, pagsasabihin ko naman sa'yo, Robin, I'm still your mom. Please back off. Gaganunin mo kailang anak mo kasi hindi nila alam. Akala nila okay na okay sila. That's not okay anymore. Mm. You are misbehaving. Doña Cielo ako. Carlos, walang aalingasaw, ha? Totoo. Ayan si Doña Cielo. O eto na, ang tasty ng ngayon. Pagkatapos ng 360 mo, I mean, you're like a graduate of life 3 times over. Ngayon, balik teleserye ka. Oo nga. Oo. Balik teleserye ka pa rin. Ano yung hindi mo matanggal sa dugo mo sa pag-aarte? You're fired! Precious! Dali nito sa presinto. Ngayon na! Ang bagay Jenny, sa'yo! Nangakaw! Tama na. Hindi ba niloloko ka? Hindi ba't ako ang tama? Aba, edi yan, yung pagdadrama o pagko-comedy, pero syempre ngayon drama. And of course, I am so fulfilled na na-crossover ko yung comedy to drama. Hindi ba? Kasi comedian. Tapos, you know, the secret is you have to start accepting dramatic roles even if you're very good in comedy. So right. That people will not be jarred na, ano ba to? Magpapatawa ba to? O iiyak? So until natanggap na nila ako, nagmamaalaala mo ako, and all that, na serious roles, sa sandaling kailangan mo ako. Ay, baka bawal yan. Okay. Oo. Totoo ba? Oo. So ngayon, itong role mo, sabi Doña ko, Cielo. You know what, Tess? You really look good. Di ba sabi ko sa'yo, kung hindi lang puti lahat ang buhok mo, 10 years younger ka pa, sabi mo, Corina, ito ang role ko. Oo nga, oo. Sa 200,000 na nawawala sa atin sa araw-araw, that's 1.4 million a week. So totoo. Ngayon, 10 hours na Jing Money Salon. Correct. So, how do you feel about your role today? Itong dito sa... Oo, kasi katatapos lang ng serya, nagsimula siya ng January, at natapos nitong August 23, it changed my life. Especially my life with Roger, no? Kasi ito yung pinakamahaba namin paghihiwalay. Kasi ayaw naman niya, in fairness to me, ayaw lang niya talaga magbiyahe na masyado. Kasi parang, alam mo na, getting old and naiini siya sa protocol. Kasi diba, COVID and then ang dami-daming mga requirements, ganyan. So, pagka talagang kailangan ko dito, yun, susunod siya ngayong November. Oh, nice! Oh, nice nga, oh. So, bali, ang nangyari ay sobra ako nanabi kasi 4 years ako hindi nagtrabaho. From Blood Sisters, tapos itong serye na ito, ang dating sa akin is sabi nila, how did you prepare for the role? Alam mo, hindi na kailangan mag-prepare. Dami ko na kasi iba-ibang roles na ginampanan. Baka ma-over-prepare ako. I think the secret, my secret technique is to be surprised myself on what will I discover about Doña Cielo based on the script and based on my interaction with my co-actors. Ang galing lahat, di ba? Kaya pagpasok mo pa lang sa set for rehearsal, alam mo yung energy, mataas. Tsaka tension lahat.
Kasi nga, everybody's trying to be good. Kasi hirap-hirap ng script. Wow. Mm. So parang, ano yung drive mo? Parang gusto mo pa rin, you still want to make a contribution? Or yan ba dahil sa self-improvement? What drives you to keep on going? Love lang for the craft. Ah. And pero like, honestly, kung kaya ko lang at ano lang, madali lang mag-produce, gusto kong rumampa sa Teatrino o sa Music Museum. Agad-agad, kasi dami-dami kong ideas right. Para paano ispufin ng Doña Cielo, yung buhay ko sa Isle of Man, kung ano yung adjustment ko, yung mga funny things that happen along the way, na kayang-kaya kong siguro magpapa-private party na lang ako bago ako umalis na naman, papuntang right. Isle of Man, just to say goodbye to Doña Cielo. Because people ask, saan ka pupunta from here? Alam mo, masyadong malaking investment ito kasi 10 hours ito. I-change ko lang ito pag may major role. Kapag sinabing redhead ka naman, brown-haired, papa. Kasi hindi ko gusto magsuot ng wig eh. Kaya kinukulayan ko talaga. Kasi it shows. Ang ganda-ganda, lalo na pag iniikot ako. Pag galit ka, umiikot, sumusunod yung buhok mo sa'yo. Ano? Eh kung wig, di matigas. So, ganun ang gagawin ko ngayon. Kung ma'am, other roles, I will just wear a wig kasi dami ko namang wigs. Right. Pero what I miss most now, kung bubuksan ko ang puso ko ay stand-up comedy. I really, really want to do it kasi kaya ko pa. At saka, alam ko magaling pa ako doon. Oh, wow. So, yan na ang susunod. I claim it. Yes. At kayo ni Mar Rojas, kailan nasa harap? Oo. Together with kami Papa talaga. P, nagtitext kami ni Papa P. Oh. Magigest daw siya sa akin pag nag-stand-up comedy. Pero, papanoorin ko din siya sa kanyang concert sa October. Oh, October. Why not? With a V. Oh, why not? Para sa isang test, si Tomas, parang graduate na siya 360 degrees a few times over. Talaga, oh, life well lived, hashtag best life. Pero balik tayo sa basic. Ang basic para kay Tessy Tomas ay impersonation. Oo, totoo yan. O, eto na. Yan. Sino ang gusto mong gayahin? Parang ikaw. Ako? Mm-hmm. Kaya ko kaya? Ewan, parang hindi naman yata ako ano. Oo, hindi ka. Hindi ako masyadong kakaiba. Oo, pero at least you should feel honored. Ini-impersonate ka ni Tessy Tomas. Of course, I feel honored. Sa susunod naman, impersonate mo si Tessy, ha? Nako, ewan ko. Tingnan natin, magpapaputi ako ng buhok. Hindi ko nga alam na gagawin ko to sa harap mo. Akala ko naman, nakalimbo lang. Oh, sige, try lang. Try lang, why not? Mm-mm. Sige. Ang impersonation is exaggeration. So, exaggerated ito, ha? Yes. Okay. Pangarap niyo bang makalipad nang hindi sumasakay sa eroplano? Magkaroon ng mga bagong gadgets at card na iwan sa mga scammers? At matipid na kalan na hindi kailangan ng LPG o gasolina na napakamahal ng presyo? Huwag mag-alala! Meron na po yan na imbento na dito sa Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong kakakakaibigan. Kakakakabalitaan. Kakakachinelas. Kakakakampi. Corina Panches Roscas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Rated Corina. Oh, wow! Okay na rin. Kaisip mo lang yun ngayon lang? Hindi naman. Inaral kita. Grabe! Tinape ko. Totoo ba? Pagkatapos inaral ko. Hindi ko na kinukopya yung voice kasi mahirap. Oo. Yung intonation. Right. Para makita mo ang Corina sa akin. Ayun. Ganun lang naman yun. Ganun. It cannot be perfect. Correct. Kasi yung voice mahirap. So talagang talagang skill, craft, at saka ano yan talaga pinag-aaralan. At saka, kumbaga, di ba, cooking, it's the love for it. Right. So you really love to slip into another person's personality. Ah. Oo, ganun. Okay. Yun ang magical moment doon. Correct. Ang galing naman. Nagawa mo na ang halos lahat. Nakapag-impersonate ka pa ng Corina. Hello. Oo, diba? Okay, so. John Santos, ha? Sorry, ha? Okay. Aside from your own stand-up comedy at this age, yun parang hahanap yata ako ng producer para dyan. Why not? Mm-mm. Habang gusto mo pang gawin. Ano pa ang goal mo sa life? Alam mo, ako ang likot ng utak ko eh, di ba? Especially pag nasa Isle of Man, quiet village life. So you have so much time. I read, I write. I think I've become a better writer there. Kasi, you know, do you know that I journal every day? What? For the past almost 20 years. Wow! Yes. Because that grounds me. And it was also taught to me by
Doktora Honey Karandam para alam ko yung nangyayari sa buhay ko. Kasi kung minsan, saan nagpunta yung buong linggo? Ayaw mo gawing libro. Pwede rin, pwede gawin natin. Oo. So anyway, yun, daming gagawin. Okay, pwede ako mag-podcast. I have test tube, Tessie Tomas. Buhay pa po ako dyan. Tuloy-tuloy lang. Hindi nga lang ako regular nakaka-vlog, pero trying to vlog. So, TikTok, medyo parang gustong pasukin, parang ewan ko, I have mixed feelings about it. I want to produce an indie film, either in the Isle of Man or New York, whatever. Mataas din ang gusto kong maging lawyer, hindi ko pa na-perform yan. But how's your health? Okay ka? Okay naman, pero it's an open book that I've had left and right hip replacement. Uh-oh. Because if I did not do that in 2016, I will have to be in a wheelchair. So, hindi ko na, it's a long story, but it's more of, siguro, abuse of the body, high heels, and also a lot of stress. You know, your body reacts to it. Nakita ko yan nung, ayun, yung multitasking from before Tessie pa, yung mas cruel, rigorous na, kasi, I would write the script, I would produce Meldita plus all the other stand-up comedies, comedies that I did, talk to producers, help sell the tickets, and perform. Diba? Ginagawa mo lahat yun. So, it took a toll on me. So, ang sa akin lang, basta, alam ko, magaling pa rin akong actress. So, ang acting ko is from the waist up. Yan. So, I don't let that little impediment put me down. Right. Yeah. But, Many things still going to happen in Tessie Tomas' life. Oo, siguro nga. Tingnan natin. But as ako din, you know, one day at a time, I could die tomorrow. You know, I'm not scared. Yun ang sinasabi ko. Because I've lived a full life. Ang haba ng life story mo. But you have a child. Let's say it's your last day on earth. And then you have to tell your child. Ang hirap ng tanong mo na yan, ha? Okay. Oh, hirap yun, ano? Mm-hmm, sige nga. Just the first thing that comes to your mind, I mean, last day on earth, what would you download to your child? Robin, I gotta go. This is the end of the line. I have lived a full life, ang dami nating pinagsamahan, anak. And so, naiyak ako. I love you so much. And remember, I may go, but I will be happy, and I want to be remembered as someone who made people laugh and made them happy, even just in my shows. Thank you. Oh, how nice naman. Palakpakan naman tayo for Tessie Tomas. Imagine, you're not even done yet. Oo, no, pero naiyak diba? Na ako. Ang dami mo talaga na iambag. Salamat, salamat. Hindi lang sa pang-araw-araw na buhay ng tao, kung hindi sa talagang kultura na halos ng ganun industriya. Ba yun, no? Yes. Kasi kung minsan, hindi mo din alam kung ano na-achieve mo eh, until people tell you. Ganun talaga yun, di ba? Kasi ang dami-dami na yun. Until you relive everything when you're not too busy. Alam mo, sabi din nga, yun daw ng mga taong, yun nga, yung being tough on yourself, you don't know how to accept compliments. Dati ako ganyan, oh talaga, ang dami na ba? Oh, madami na ba? Hindi, actually kulang pa eh. Actually, mali ako doon sa negative agad. Pero now, I accept it with open arms, that I have achieved a lot, and I'm so happy, I'm proud of myself, and I love you all. And I'm still here. I'll be here for a long time.